Hi guys, ito na yung gamit ko. Ito, kung bibili kayo ng screwdriver, dapat yung yan, US kasi matibay siyang gamitin. Kesa dun sa mga binibili nyo sa mga palengke, sa bangketa, kasi napuputpud, unang-una napuputpud ito. Mahuna to. Pero pag original yung binili mo, talagang pangmatagalan talaga siya. Okay, so next naman natin ay ito. Yan. Siguro hindi na tayo mag-iiba dahil alam kahit sino ay alam ko ang anong pangalan ito. So ito yung mga collection ko na gamit ko sa pagtatrabaho. Importante kasi as computer technician meron ka ding long nose. Then meron ka ding cutter. Yan. So, kung bibili ka nga naman, kahit sa tagal na kasi nito naka-imbak, kinakalawang na siya. Yan, ito. Yan siya. Mga ilan lang sa gamit na nakatago sa akin, hindi ko pa magamit-gamit dahil sa pagiging computer technician, isa rin doon sa mga kinakailangan na gamit na nakatambak ngayon. Ang usually, ang kailangan talaga, bumili ka na ng original. Ito. Ito siya. Ang ganda ito. Ito sa mga paborito kong mga pinagawa. Ang galang diba? Gordon. Si Richard. Senator Richard Gordon. Alam nyo guys, isa din ako sa mahiling mag-islambok. Hindi kong gumawa ng mga name, nickname, birthplace, current location, movie, songs, mga actress, television, books, gadget, mga shoes. Lahat ng mga yan, sa kay Senator Richard Gordon, may Islam book ako. Kasi nung ako elementary, isa sa mga ginagawa namin, hindi ko makakalimutan, elementary during my time. Mga classmates ko may pinapasagutan sa amin mga babae, mga lalaki. Pag type namin yung isang babae, nagawa kami ng islambo, ibigay namin sa kanila. Then, talaga namin ang pabango, stationary, susunugin namin mga tabi-tabi. Doon pa lang, mga sagot nila, nalalaman na namin kung ano yung mga tweets nila, yung mga dislikes, yung mga likes. Doon pa lang gumagawa na kami ng Islam book. Tapos may mga class, ano kami, president, tapos mga row 1, row 2, row 3, row 4. So may mga leader-leader yun eh. Kasi sa school namin, elementary yun eh. Pag nakapunta ka na sa row 4, yung talagang pinakabobod. Hindi mo ganun kabubuan. Minsan, napapagunta ako doon, then madalas naman nasa row 3 naman ako. Hindi naman ako ganun kahina. At ako nung elementary ako, dahil nasa kahuli-hulihan ako, nasa Rotary ako, malapit ako dun sa teacher ko. Naisip ko, kapag malapit ka sa teacher, madali akong utusan, kaya tumataas yung grades ko. Then, ako madalas ako, at di ko alam sagot, sibukang nakikipag-taas ako ng kamay, sumasagot ako. Siyempre, nakikita ng mga klase ko, sumasagot ko yun. Pero hindi naman talaga ako ganun. Matalino, mahina talaga ako. Madalas lang ang utusan, at saka lagi akong present, lagi akong dinner ako, hindi ako mag-attend. Madalas, wala akong baon, gano'n. Pero sinikwento ko, kasi yun talaga nangyari sa akin. Hindi naman ako makapagtapos ng pag-aral, hindi ako nagsaga. Talagang saga yung ginamit ko, kasi may gusto akong pangarap na makamit ko yung tagumpay ko ng elementary, hanggang mag-high school ako. At di naman ako nagsisi. Sa kabila na lahat ng pinagdaanan ko, napagtagumpayan ko yun. Kasi napakahirap tumira sa kamag-anak ng nanay, tatay, na magulang ko, na makitira. Kailangan, gampanan mo yung mga obligasyon mo bilang isang kasambahay o kapamilya. Ganun. Guys, binablog ko to, binibidyo ko kasi ang dahilan, pinapakita ko yung gamit ko kasi napakaingat ko.
Hindi ko makakalimutan nung ako'y nag-aaral, ang gumamit ako ng kape. Itong susin na to, ito, mahilig ako talagang magkape. Bata pa lang ako, nanay ko, lola ko, pagkagising ng madaling araw, nakikinig ng radyo ng DCRH, balita, at saka ng DCMM. At talagang number one niya, ang ginagawa ay magluto ng tubig at magkape. Itong balat na to, hindi ko to sa kaibigan ko si Jaiko. Usually din talaga, mga 2 pesos lang naman ako. Sinabi niya sa akin na 100% yung kape, na huwag mo siya lagyan ng asukal, kasi mawawala yung content ng pagka-coffee niya. Kasi siya ay... At saka, also bibili ka ng ganito, higin niyo muna yung expiration date. Then, may hahanapin pa ako. Ganyan. May nahanap ako. Siyempre, hindi mawawala ang sugar. So, itong muscovado, sugar siya. Pag natikman mo siya, para itong sangkaka. Dati, bali may kapitbahay ako, natitinda siya ng banana cue. Sangkaka ang ginagamit nila. Nag-try ako ng bata pa ako ng may kape, tapos nilagyan ko sa sangkaka. Hindi siya masarap na inumin. Pero, kapag yun naman ay hindi maselan, mas healthy siyang gamitin kasi kagaya nitong kape, itong asukal na to, organic siya. Napakaganda ng organic kasi ang benefits niya sa kalusugan, napaka-importante. Wala siyang kesa din sa mga pagkain na may organic. Itong asukal na to, the best siya. Masarap siya. Iba yun sa sangkaka, pero ito, lasa niya, ang lasa nito, sangkaka. Makatambang siya. Kape. Mahilig ako sa kape. Yan. Pero nung hindi ko pa nalaman, kung siguro hindi ko na-discover yung napanood ko, na isa sa nakapagpapabaho ng hininga ang kape. Yan. Ayon sa mga lumabas na mga video sa YouTube. Sabi nga daw, pag sobra yung kape na nilagay mo sa katawan mo, magkakaroon ka ng hindi mabuti. Sabi, ang lahat ng sobra ay masama. Everyday, gigising ako, lagi ako nakakape. Pag tanghali, depende sa trabaho ko, dati nag-construction ako, nagkakape din ako, importante talaga to. Kasi oras na naginom ko ng kape, bumabalik yung sigla ng katawan. Maya pag napupuyat, kape. Pag gusto may meron kang peryadaan na gusto mong buhay pa rin yung isip mo, kape lang. Pero pinaka-dabas talaga, huwag mo na siya nalagyan ng asukal. Talaga mas solid siya. Yan. Meron akong kaibigan talagang kape lang siya. Hindi siya, never siya naglagay ng mga creamier and cream. Tapos ng yung mga asukal, kape lang talaga. So guys, meron pa naman akong ipapakita ng iba. Meron pa naman ipapakita ng iba. So, bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa nanonood ng video ko. Ito guys, maalala nyo, umattend ako ng mga seminars sa photography. Yan, light man lang ako pero hindi talaga ako photographer. So, pag may time talaga, ginagastosan ko siya ng pera para lang makatin ng seminar. So, training. So guys, ito naman, nung nagtatrabaho ako, sumakay din ako ng barko. Ayan, ito yung barko, nasa taas din. Sumakay din rin ako ng domestic, ito yung Cebu Pacific. So, gusto ko ma-experience yung sabi ko nung una, sasakay ako ng barko at sasakay ako ng aeroplano. Ayan, ito pa yung pangalan ko. Ito dito, tapos name. Mas matagal na to. Matagal na to bago masahig. Galing pa ako Manila, to. To Cebu. Ayan, lalo na to. Super Perry.
So, isa din sa mga na sakyan ko pa ay maganda rin yung isa pang sasakyan ng Sutoke. Nakalimutan ko niya yung should be sure niya na yun. Hi guys, ito. Ito yung pangarap kong bahay na simple lang kasi sabi ko baka hindi na rin ako mag-asawa. Kaya solo lang sa buhay. Ito na yung bahay na gusto ko. Simple lang. Solo lang ako sa buhay. Diyan lang ako, yung mga libro ko, yung mga gamit ko sa pang-running, yung gamit ko sa pang-swimming, yung gamit ko mga libro, tapos may pagkain, mayroon akong table doon, may rep lang ako maliit. Yan lang ang pangarap kong bahay. Then, ito yung kaibigan ko. Ito ako, nung mataba pa ako. Tapos ito yung kanyang pamangkin. Ito si, bali, kasambahay lang ako eh. Yan. Usually guys, sabi kahit may hina yung IQ mo, nasa 85 ka lang pababa o 100 pataas. Napaka-importante talaga mataas ang EQ mo. Pag sinabing EQ, yung paano ka makisalamuha sa tao, makisama, hindi naman, ako naman hindi ako ganun friendly. So, hindi rin naman ganun kataas ang IQ ko, maging EQ ko, mababa. Emotionally ako, at sensitive akong tao. Malagay lang sa tama, pero may mga negative na pag-uugali din ako. Kasi alam mo na, ganun. Ang papakita ko pa ay, ano ba pa? Yung maalala ko, yung tatay ko, isa sa mga drilling machine. Gamit nyo yung hydraulic, manual. Isa sa pinag-aralan ng tatay ko, yung papa ko ay, may isa sa mga wiring siya. Then, ngayon, kumuha ko ng, nakakuha ko ng, ako kasi may hindi ako mag-junk shop. Yun yung mga binubuntahan ko para makatipid ako, bumili ng libro. Then, yung mga ito, may mga parts dito na mapapakinabangan mo para sa pag-aaral ng electrical o manual, ganun, mga meaning, mga definition niya dito sa ATF na to. Ayan, electrical system design, andito siya, mga collection ko. Then kanina, pinakita ko yung goggles ko for swimming, ito siya. Then, pinakita ko ulit kasi meron siyang kapartner. Kung may isip nyo, hindi naman talaga ako marunong dumungoy, pero may hindi ko bumabad sa tubig sa swimming pool. At hindi ako magunong, siguro mas sumisid ako kaya ako sisid. Pero yung pag lang ko talaga ako, maging triathlon o maging swimmer, hindi ko pa talaga na pag-aaralan siya dahil nahihirapan ako. Mas mahirap sa akin yung swimming kasi minsan yung dibdib tapos ako sa paghinga. Papakita ko sa inyo ang aking isa pang gamit na may pundar o ito siya. Okay guys, ito ay regalo ko sa aking anak. Pero yung anak ko, hindi pa niyo nakikita kung ano ito. Sabali nga pala guys na isa akong single parent, wala pa akong girlfriend. Naging hobby ko yung pagtakbo kasi pagtakbo pa lang, pag napagod ka na, hindi mo na may English. Sa akin ha, as para sa akin. Pag napagod ako, wala na akong time para magmuni-muni o sa mga tungkol sa mga love life. Hindi ko na siya nabibigyan ng panahon kasi sabi nga, pag talagang dating yung pag sa love life ko, dating talaga siya. Ang ngayon talaga, inisip ko para so na nga siya matagpuan pero hindi ko pa rin siya makita. Hindi pa dumadin yung babae para sa akin. At saka, may edad na rin naman kasi ako eh. So, hindi ko na ayoko mag-ipokrito na gusto ko din siya makita o matagpuan na, pero hindi pa. So, ito yung ipapakita ko. Ito, para sa tubig. Kasi hindi niya ako marunong lumangoy. Importante talaga itong collection ko. Ito, nilagay sa dito. Yan. Dito siya nilagay sa dito.
So, ito yung time na makakapag lutang sa akin sa tubig. So, may kakayahan na ako na lumangoy kasi ikakampay ko na lang yung paa ko at saka itong kamay ko. Mas lutang na ako.